merienda po. Pag di niyo po po kakainin, lagyan niyo na lang po sa ref. Anak. Salamat, ha, sa mga pasalubong mo. Ang sarap naman ito, ate. Ang bait, bait talaga ng mahal kong to. Napakabait. Hayaan mo, babe, sa susunod na sweldo ko, i-date kita. Nay, gusto ko lang pong makatulong sa inyo. Makabawi man lang sa mga sablay ko. Anak, sorry ha. Magpasensyahan mo na yung mga nasabi ko sa'yo. Alam mo, mahal na mahal ko kayong magkakapatid. At ayoko mayroong napahamak sa inyo. Sorry talaga. Sorry din na eh. Sige na, sige na. Kain na kayo. Oh, dali na kayo doon. Sige po, sige na. Hintayin niyo yung mga plato, ha? Sige na. Ako na dyan. Anak, bakit? May pinapareport ako sa office. Eh, sumana ka ta. Oh, sige, sige. Mag-bis ka na, baby. Bilis. Okay, sige, sige. Sandali. Nay, sorry ha. Kailangan kong unahin to. Parang importante po kasi. Okay lang, pero hindi ko ba muna magbimerienda? Nay, kailangan ko talagang pumunta eh. Nay, kain na po kayo, Nay. Sige, sige na. Sige, sige. Okay anak. Na, bahala salamat. Kay nanay, ha? Mahal, anong masasabi mo sa bagong pauso ni na Madam Allegra? May nalalaman pa siyang I know what you did last winter. Tigil-tigilan niya nga ako. Huwag mo napansinin yan. Those are all empty threats. Tama. Parang yung disqualification case lang na sinampan nila sa akin. Ay, mahal. Ano palang masasabi mo dun sa gusto mangyari ni na Mayor Moises sa partido mo? Na gusto nila na ilabas yung mga anomalya at corruption cases ni na Madam Allegra. Ako kasi ayoko eh. I agree with you. Let's just focus na maging good leader ka. Hindi tayo trapo. Hindi ka tulad ni Allegra, wala nang ginawa, kundi isipin na lang kung paano yung sisiraan ang mga kalaban niya. Halata naman hindi para sa kapakanan ng bansa ang iniisip niya. Gusto lang niyang manalo sa eleksyon. Oo nga. Yeah. Alam mo, mahal, ikaw talaga yung karapat-dapat para sa posisyon na to. Alam mo, mahal, i-inform lang kita. Ididimanda kita. Ha? Huh? Bakit? Para makulong ka. Sa puso ko. Okay, ma? Alam mo, mahal. Lahat na lang. Seryoso yung tao eh. Uy, pick up lines ka dyan. I'm sorry, mahal. Naglalambing lang. Kano katagal ba yung kulong? Pangapang buhay, siyempre. Ano ba? Talagang banat, ha? Gusto mo naman. Nyari ka pa. Wow! Air pure. Air pure. Ang ganda nito, Jim Rose! Wow! Jim Rose! Yamanin! Uy, anak. Maraming salamat, ha, sa lahat ng mga binibili mo. Hindi lang para dito sa bahay, pati na rin sa eatery natin. Pero ikaw, baka naman maubusan ka. Nay, okay lang ako. Eh, bala ko nga rin pong mag-expand ng eatery para kung mas maraming customers, mas maraming kita. Mag-i-expand? Uy, okay yun ah! Mag-i-expand tayo, no? Alam mo, para kayong ate mo nung nag-a-abro... Sorry, Tak. Okay lang, Nay. Eh, totoo naman eh. Si ate nung nag-abroad siya, yung pinakauna niyang naisip, itulungan ng pamilya. Kaya ngayon na nagkaroon ako ng pagkakataon, tutulong po ako. Jem Rose, yung kwarto namin ni Impact medyo mainit. Parang bagay ang aircon. Yun po nga. Tapos Jem Rose, yung cellphone ko, siratong kamera na to eh.
Hindi tuloy kami magkakitaan ng ka-video call ko. Impact, hindi camera ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita ang chat mo. Eh ano? Nakita ka na nila. Kaya ayaw ko na ulit nila makita. Sobra naman to. Namang ganyan. Tama na yan, tama na yan. Masyado na kayong maraming hinihingi dito sa mahal ko, ha? Ayoko pa naman na yung stress to. Ano ka ba? Okay lang. Ikaw, Nay. Anong gusto mo? Ay, nako, anak. Okay na ako. Pero mas maganda sana kung maayos yung samahan ng pamilya natin, di ba? Nay, alam ko naman pong inaalala niyo yung issue namin ni Ate Melody. Pero huwag na po kayong mag-alala. Handa na po ako makipag-ayos kay Ate. Talaga? Salamat, anak. Panalo talaga. Ang gaganda ng mga gamit natin. Mabuti na lang, nagbago ang ihip ng hangin at bumait na si Jim Rose. Uy ko naman, lahat ng anak ko mababait, ano? Natural lang, iba-iba ugali nila. Pinalaki namin ang maayos ni Florencio mga bata, ano? Tama naman si Nanay. Mabait din naman si Jim Rose, Nay. Pero buti na lang din, sumunod tayo sa payo ni Melody. Alam nyo, lodi ko talaga yan si Melody eh. Ang haba ng pasensya niya kay Jim Rose. Oo nga. Pero Nay, sumama din talaga ang loob ko kata Jim Rose. Pero dahil sa sinabi natin, Melody, okay na ako. Ako nga rin yan. Halos mawalan ako ng pag-asa na magbago yan si Jim Rose. Kung hindi lang ako pinaalalahanan ng ate mo na dagdagan pa ng pasensya at bigyan ng chance si Jim Rose, ako, malamang nasampal ko uli yung batang yun. Uy, grabe. Sakit mo pa naman. Ate, ang lakas kaya. Sakit magsalita, eh. Hello, Miss Ingrid. May sasabihin po ako sa inyo.